Coach Jeff Napa, let's start with you. How did this come to be? Like, paano ka na nag-end up na maging head coach ng NU? Did you see this coming? Matagal mo na bang alam to? Maka pwede mo na i-share yung nangyari. Actually, ano naman eh, hindi ko naman expected na ganito mangyari kasi I've been away since last November sa NU. Long after nung mag-end yung season. So, I've been with Letran, tapos to helping Coach Bonnie during their semifinals and championship run. Tapos, I've been appointed CEO head coach yung after nung ano na nung season na yan. So I decided to leave NU muna for a while kasi mayroon akong bigger task opportunity dun niya sa CEU. Then suddenly came up, then pandemic came up. So then biglang mayroong minor issues nangyari daw sa NU. Then the management called me and talked to me. Yun, dun na nangyari lahat. So, sobrang bilis, pero I'm happy naman to be back with my alma mater. Paano naman yung CEU? Wala ka na doon ngayon. Yun naman, good thing naman na the bosses of CEU naman, talagang very supportive naman, pinayagan nila ako. Then they understand naman kung ano yung mga situation. Then yung position ko doon, pinasa ko naman doon sa my former assistant, si Chico Manabat. Is now handling the my reign doon sa CEO. So pareho na kaming may bigger task na kailangan gampanan. That's good. So you never coached a game for CEO. Tama ba 'yun? I coached twice ata sa D-League. So okay. Medyo mabilis. Mabilis. Bilis ng ano eh. So medyo actually mabilis lang 'yun kasi kaka-appoint ka tapos lalaro na agad. So nag-a-adjust pa yung player sa akin. So pero okay naman. Okay naman yung 2 games na nangyari na yun. Still learning pa rin. So medyo bad trip lang kasi ngayon yung nangyari yung pandemic kaya hindi natuloy yung magandang programa namin. Well, I'm sure NU is happy though that they are having one of their former stars. Nung bata ako, pinapanood ko pa si Coach Jeff. And I'm happy for you, Coach, kasi siyempre, like si the Coach Paul, Coach Anton, malapit rin sa puso ko yung NU because the boss hands, they're practically like family to us. Diba? So that's good. I know they're in good hands. Warning on Coach Paulo Layud for delaying the game. Technical foul on Coach Anton Altamirano for resentment to a call. Coach Charles Chu out of the playing court. Coaches unfiltered. No refs, no techs.